Hi guys! Welcome to my channel! So tara, magluto tayo ng sibrim na paksiw. So ito, meron tayong tomato, chop na siya. And idiretso na lang natin siya dito sa ating kaldero. And yan, may onion tayo. So para walang masyadong hugasin, idiretso na lang lahat ng sangkap na na-chop na natin dito sa ating kaldero, diba? So basic lang naman ang mga kailangan natin. Kailangan natin ng ginger, garlic, onion, and mga pampalasa, black pepper, salt lang, and vinegar. And syempre, depende na rin sa atin or sa inyo guys kung anong lasa ang gusto nyo. Kung gusto nyo ng medyo salty, and kung hindi naman, bawasan nyo ng konti yung salt. And kung napansin nyo, every layer nilalagyan ko siya ng black pepper and salt para talagang nanunuot yung lasa. And every layer guys, pakonti-konting salt and black pepper lang naman ang nilalagay ko. And again, sa ibabaw, nilagyan ko siya ng chopped ginger, onion, and garlic ulit para matanggal talaga yung lansa ng ating isda. And eto na nga, ilagay na natin tong vinegar. So, malt vinegar nga ang gamit ko dyan, guys. So, ayan, may konti pang natira. And lagyan natin ng olive oil para mag-produce pa siya ng more natural oil. So yan, 1 cup of water lang and bring it to boil. So madali lang naman tong lutuin, no? Hindi siya aabot ng like 20 minutes, 15 minutes, okay na siya. And hindi rin kasi maganda na overcook yung fish para sa akin guys ha. Kaya yun lang yung duration ng pagluluto ko ng fish. So ayan, medium low heat lang ang gagawin ko for 15 to 20 minutes and ready na siya. After that, so ayan na nga, kumukulo na, sobrang bango, naamoy yung aroma ng malt vinegar. So kailangan may rice tayo niyan. Gutom na rin ako dyan guys. So ayan na nga, meron tayong steamed rice, boiled rice. So yan, tara, kain tayo guys. Thanks for watching. Masarap din sana to kung may iba pang gulay like ampalaya and talong. So since wala tayo, ganyan lang ating paksiw. Enjoy!